lalaki ba yan? Lalaki. Maaga pa lang ganito na karami ang mga mamimili sa Bureau of Plant Industry compound sa San Andres, Maynila. Lahat nag-uunahan makabili ng mga gulay na galing pang Mindanao. Si Arlene Manulat, hindi na magkanda ugaga sa dami ng kanyang pinamili sa halagang 500 pesos lang. May kasama pang bigas. Kung sa paligi po yung 500 na yun, paano niyo makukumpara? Kunti lang. Kung kunti lang. Kasi yung ito lang saging, yung 20 pesos mo, 4 na piraso lang, 5. Sobrang tipid po. Kasi yung repolyo to 15 kilo, eh dito 100 lang. Magkano dalawang kumpara? 500. Sa 500, marami 500? Kunti. Na kasi mamimili pa tayo. Pero sa yung 500 yung sa palengke? Ubus na yun. Pag dito may 100 ka, marami na yon. Magamit mo pa yung ibang sili sa ibang luto mo. Ang siling labuyo na pumalo ng hanggang 1,000 pesos per kilo sa palengke, 300 lang dito, kaya maagang na sold out. Blockbuster din ang pila sa mga bumibili ng prutas. Isa sa mga dinumog ang lanzones. Isa sa talaga namang pinipilahan dito ay itong bentahan ng bigas na mabibili lamang ng 40 pesos kada kilo. Pero dahil limitado ang stock, 5 kilo lamang ang pwedeng bilhin ng bawat mamimili. Kaysa yung bibili po kami sa tindahan, 50 plus po yung ano per kilo. Kaya malaking tipid po sa amin. Bago pa man magtanghali kanina, sold out ang mga bagong aning bigas galing Tarlac. Parang break even na lang lumalabas doon. Pero okay lang ho sa inyo. Okay lang ma'am kasi tinulungan naman kami ng DEA. May mga itinitinda rin isda at seafoods, mga produkto ng iba't ibang probinsya. Ikinatuwa ng traders ang magandang kita. Hindi pa namin ma-account pero malaki-laki na. Pero kung may mga kumita, meron din mga nalugi. Marami rin kasi mamimili ang hindi nagbayad ng mga kinuhang gulay. Nasa 20,000 piso raw ang nawala sa ilang magsasaka na siya mismong nagbenta ng kanilang mga ani. Hindi naman professional na nagbebenta yung ating mga farmers. Sana ay hindi nila ano, sinamantala yung kahinaan ng ating mga magsasaka sa kanya. No? Sa kabila nito, tagumpay pa rin kung ituring ito ng DA, lalo pat base sa kanilang monitoring, bumaba ang presyo ng mga gulay. Noong isang araw, 400 yung carrots. Ngayon yata, 150 na lang. Na yung mataas na presyo ng mga bilihin sa merkado is not indicative of the lack of supply. Minamanipula talaga yung presyo eh. Meron talagang nagsasamantala. Kinumpirma naman ito ng mga retailer dito sa San Andres Public Market na bumaba nga ang presyo ng ilang gulay ngayong araw kumpara kahapon. Ang carrot sa limbawa, 170 pesos kahapon, 150 na lang ang kada kilo ngayon. Ang siling haba, mula sa 150 kahapon, 120 pesos na lang ngayon. Ang siling labuyo, mula 800 hanggang 900 kahapon, 700 pesos na lang ngayon. Nagpapasalamat po ko sa dahil bumaba, hindi nang mahihirapan mamimili namin. Kaya kung magluluto ka ng chapsuy halimbawa na may sangkap na broccoli, cauliflower, patatas at repolyo at chicharo, gagastos ka ng 420 pesos kung tigkalahating kilo ang bibilhin mo sa palengke. Di hama na mas mura ng 200 pesos kung sa tienda malasakot store ka ng DA bibili ng mga sangkap. Kaya kung gaano kasigla sa BP at compound ng DA, siya namang tamlay sa palengke sa tumulang bentahan sa mga gulay. Medyo malaki din po ang kawalan kasi kaunti rin lang po yung namili. Hindi po namin kaya yung presyo nila kasi talagang mas malaki po ang baba nila kalahati. Hindi po kami maghihinakit sa kanila dahil nagpapasalamat pa ako dahil meron silang mabibili mas mura. Umaasa ang DA na patuloy na bababa ang presyo ng mga gulay na ibinibenta sa mga palengke. Marisol Abdurrahman, GMA News.